May eksperimentong naganap nung unang panahon na patuloy na nakaka-apekto sa atin dahil na sa panahong nararanasan ng gutom dahil sa digmaan at kalamidad. Sa katunayan, may koneksyon ang mga eating disorders sa mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa utak na dulot ng kakulangan naman sa pagkain. Ang sobrang pagbawas sa calories ay maaaring magdulot ng labis na pag-concentrate sa pagkain at hindi na iniisip ang iba pang nakaka-stress na bagay na mahirap kontrolin. Ang isang tao na may anorexia nervosa ay hindi kumakain para iwasan ang pag-iisip sa mga problema nila. Nakakagulat, di ba? Para sa mga magulang, baka makatulong sa inyo itong info na ito para mas magets mong anak mong may problema sa pagkain. Kung ang isang individual na may anorexia nervosa ay sobrang nakatuon sa pagkain, ibig sabihin, lagi sila nag-iisip tungkol sa pagkain, calories at pagpapapayat. Baka gumagawa sila ng mga kakaibang ritual gaya ng paghahati ng pagkain sa sobrang liit na parte, umiiwas sa ibang pagkain o kumakain ng mag-isa para hindi mahalata ang kanilang kakaibang pagkain. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang isang paraan ng pagiging mapusok, pero isa itong sintomas ng kanilang sakit at para labanan ang kanilang emotional distress. At ito ang video natin for today. Grabe ang paglalakbay natin sa mundo ng starvation experiment, diba? Nakita natin kung papaano ito naka-impluensya sa mga kalahok at nagbigay ng kaalaman sa ating eating disorders.